nga ba matatanggap sa trabaho kahit may edad na? Paano po sa kanila magkakaroon sila ng trabaho? It's not difficult because just because you're old does not mean that you're not qualified. Thinking. As a matter of fact, among the more mature employees, diyan natin makikita yung commitment, strong desire to continue learning, malasakit sa trabaho, na magiging magandang halimbawa sa mga nakababatang empleyado. It's important, they've been there, they've done that, and other din to sa mga nakababatang empleyado to make the most of their youth. Kasi hindi ka naman makakarating dun sa age of wisdom kung hindi mo pagbutihin kung ano yung kasalukuyan mo. Huwag mong talunan. Dahil itong mga nakakatanda natin, alam nila yung mga nangyari kasi napagdaanan nila lahat. So maganda, maganda talaga yung chemistry sa tinatawag nating multi-generational workforce. Unang-una, yung field of expertise, importante. Kaya nga sa mga mas nakakaalam, kung may kagalingan ka sa isang profesyon, don't retire. When you retire, you expire. Diba? Sabi nila, medyo hinay-hinay lang, o kaya alagaan mo yung health mo, yung pahinga mo, pangalagaan mo. But don't discount the fact that you excel in what you do for a reason. It's something that you love. It's something that you enjoy doing. And that's where you can influence the most number of people. You know, there are people who are naturally good at multitasking. And just because you're older does not mean na bawas na yung kakayahan mo for multitasking. I think that's the skill many older Filipinos have. Mas stable sila when it comes to their choices. Mas loyal sila because when they settle for a certain job, nandun na yung buong puso nila, yung damdamin nila. But at the same time, we're considering that it's because of that particular generation, yung tinatawag nating baby boomers. Those born in 1946 up to 1964. This is based on a Western study, but the study includes mga anthropological realities. Like, people in that generation are more work-oriented. Sa kanila, yung work-life balance is about commitment to work. Sa kanila, yung family would usually be supported when they have a stable disposition in their work. Ma'am, yung final message niyo po para sa ating mga elderly para ma-motivate sila at hindi sila ma-discourage sa paghahanap ng trabaho. Well, sa mga nakatatandang miyembro ng ating komunidad, salamat po sa inyong contributions sa workforce, sa tinatawag nating multi-generational workforce. Marami pa po kayong maibibigay. Edad lang yan. Stay young, stay happy, and stay helpful. Magtulungan po tayo.